초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 Good morning, it's me, Ate Jean again, and welcome back to my channel. Yes, nandito tayo sa Okuso Beniyama Park. Nandun yung kanilang onsen sa taas. Pero hindi pa ako nakapasok dyan kahit isang beses. Dito lang kami palagi sa kanilang park, sa kanilang children playground. Tapos meron din sila dyan, pwede kang mag-barbecue, pwede kayong mag-picnic, at meron din silang cottages bandaroon na papakita ko sa inyo. Kaya lang di ko mapapakita yung loob. Nakapag-rent din kami ng kanilang cottage dito since way back 10 years ago, nung birthday ng anak ko. Maganda yung kanilang cottage kasi kompleto, pwede kang mag-tomari or mag-overnight kasi meron siyang bed. Meron siyang mga double deck, tapos may shower, may kitchen, may dining, may maganda. Yun ang lang masasabi ko, maganda kasi one time nakapag-celebrate kami ng birthday ng anak ko. Ayan, ang sakura, meron pang sakura dito. Ayan. Okay guys, tour ko kayo bandaroon sa kanilang cottage at sa playground nila. Nandito sa taas yung onsen. Hindi ko alam kung pwede bang pumasok. Hindi ko rin alam kung operated pa rin yung kanilang public bath or onsen today. Okay, see you. Iharap ko yung camera dun para makita nyo yung view. Ako na lang mag-isa, umuwi na yung isang pamilya. Eto siya, Beniyama Park. Kaya lang yung kanilang kanban. Dito yung kanilang pool or yung onsen dito. Onsen nila. Dito yan sa taas. Tapos may toilet, may small park. Tapos nang banda rito yung kanilang cottage na pwede kang mag-rent. Meron siyang 6 na cottage. Yan. Okay guys, akyat tayo at pakita ko sa inyo. Pwede ka rito mag-barbecue sa lugar na ito. Meron din siyang hugasan ng plato. Meron pa pa ng tao. Every summer ay open tong kanilang park. Yan, meron dito. Yan, naka-experience din kami dito. 10 years ago. Nag-picnic kami dito lagi pag summer. Yan, meron siyang hugasan ng plato. Natin kung may tubig. Ayan, may tubig siya guys. Ayan. Ayan, pwede ka dyan mag-ihaw. Ayan, pero bago mo, after mo mag-ihaw dito, ay kailangan mong linisin din siya. Yata. Tapos ayan, may bench siya dyan. Ang ganda ng view pagka spring, maraming sakura. Ah, meron pa din yatang mga nagre-rent ng kanilang cottage. Yung mahilig sa nature, magandang pumunta dito. Nung gusto mo ng katahimikan, yan. Yung mga ibang schools ay nag-ano pa sila rito, nagre-rent or nag-rent. Yan ang kanila.
kanilang view. Ayan po yung kanilang bench sa baba. Kung gusto nyong mag-picnic. Oh! Nasa bundok tong lugar na to. Pero may naklagay na free wifi. San ka pa dyan? Dito lang yan sa bundok ng Akita. Ang ganda ng blue niya. Parang may nag-rent din ng cottage nila. Yun know? Yung basura nila, dala-dala nila. So yan, may bench dito kung gusto nyong mag-picnic at hindi kayo mag-overnight para mag-rent. Andyan yung kanilang cottage. Yung mga elementary school at saka high school yata, nag-ano pa rin sila dito. Nag-picnic pa rin yung mga high school dito na mga school dito sa Hinay. Yan, dami pang mga sakura dito. Ang ganda. Yung mga pink sakura, wala na agad siya. White na lang. Then, ayan yung kanilang playground. Kung mahilig kayo sa nature, yan, maganda ritong mamasyal. At mag-picnic. Tapos may bonfire. Dito, pwede kayong mag-bonfire dito. Ayan. Pwede mag-bonfire dito sa lugar na to. Yung iba nga lang mga puno ay wala pang dahon dahil paano, possible pa lang siya. Sakura pa lang or cherry blossoms ang meron. Ayun, merong batang naglalaro. Parang may nag-rent din ng cottage na yun. Way back 10 years ago, nag-rent kami ng cottage dito. Dito namin sinelebrate yung birthday ni Eugene, yung pangalawa ko nung kanya. Siya ay 5 years old. Ayan yung kanilang cottage. Then maganda yung cottage nila na yan kasi kompleto na siya. May CR, may shower, may bed. Meron yung kitchen nila ay kompleto na rin yung kitchen. Pwede kang magluto. May TV. Yan. Eh, anin lang yata. May mga pangalan yung kanilang mga pangalan ng kanilang cottages. Beniyama, Saku, Sakura. Ayun yung isang cottage. Remember ko, dito kami nag-cottage dati. Dito yata. Ito yata. Dito kami nag-cottage o doon. Itong isang cottage may harang siya. Bakit kaya? Ah, itong mga banda rito may harang. May mga nag-rent oh. Pwede kang mag-overnight dito. Tapos ito, meron silang basurahan dito na nilagyan na nila ng kahoy kasi sometimes yung mga bear or kuma bumababa dito para mga likot ng basurahan. Ayan, may combustible gummy in combustible daw, can and bottle. Ayan, no? Nakaharang nga lang. Inarangan. Ayan. May tao doon. Okupado yung isang ano. Ayan siya. Ah, may antena. Yan, may mini veranda pa sa labas. Yan, tapos meron din siya ang ano. Oh. May air condition din yan sa loob. Nung nagpunta kami dito is summer, napakainit. Pero, okay naman kasi may aircon siya sa loob. Parang mayroong nag-rent sa kabilang. Ayan siya. Hindi lang natin siya pwedeng pasukan kasi hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dyan kung hindi ka mag-rent. Hindi mo makuha yung susi. Ayan. If you love nature, you can reserve this place, this cottage. At hindi naman siya ganun kamahal. Pero kami noon is ano lang. Day lang kami nagstay dito. From 8 to 5 yata yun or 8 to 6. And guys, masarap balik-balikan din yung mga noon. Yan. Pag summer yan, pwede yung mag-barbecue dito sa labas. Tapos may ilaw din siya sa labas sa iyo. Aircon. Ito naman Katakuri. Katakuri Cottage. Pangalan. At
Ayun, ang playground na madalas maglaro ang aking mga anak noong sila ay maliliit. Nung dalawa pa lang sila.